sin. Sa Revelation 6, yung fourth sin. Okay, sabi dito, fight. Okay, and when he opened, when he had opened the fourth seal, I heard the voice of the fourth beast say, come and see. Nasabi na po ni Pastor ko kanina naman pa din. Ipapakita yung angel sa kanya. Yung mangyayari. Ngayon, and I looked and behold a pale horse. Pasingin niyo po, no, yung pale horse. Ito po, binanggit ni Pastor kanina, yung pale horse. Yung pale horse, mayroon siyang daladala. At sabi ko, and his name that sat on him was death. Yung nakasakay sa kanya, ang pangalan ay kamatayan. At, ano yan? Hell. Followed with him. Yung death. Okay. Ngayon, sinabi ni Pastor dito, yung, makita niyo yung picture ni Mama of the Light. Yung pick niyan, hindi ko alam kung saan nakatubong may pastor. Pero sa akin, yung pick niyan dito sa... O sabi ni Pastor, dito pa. Dito. 1800s. At hanggang the Revelation period niyan. Nasa dulo niyan, sa intimidate yung Revelation. Dito dito, sa Revelation period. Nasa dulo niyan. Bakit kasi, yung klase ng espiritu niya, pakita ko yung death, no? Ang Bible sabihin ng death. Of course, hindi yan literal lang na death. O, bakit? Kasi, kung check natin, ang meaning ng death, nandito yung death, pakiklaim mo nga, Brother Madera. Yung death, ang ibig sabihin yan, thanatos. Ibig sabihin yan, deadly, dead, the death of the body, the separation, whether natural or violent, of there is ended. And with implied idea of future missing in the state beyond. So, isang miserabling bagay yun. Ngayon, naniniwala tayo, the Book of Revelation is book of symbol, at hindi siya lahat literal, hindi rin siya lahat symbolical, hindi rin siya lahat spiritual. The Book of Revelation is spiritual, symbolical, physical. So, ganun, hindi. Kailangan, ngayon, yung death, na gusto ko sabihin, yung nakasakay dun sa pale horse, ay death, anong klase yun? Sabi ng iba, yung pale horse, ito daw yung system. Actually, para sa akin, yun yung sistema sa panahon na to. Pansin mo yung ibig sabihin ng pain. Ang pain kasi, actually, gain horse. Ibig sabihin ng pain is gain. Pero, yung pain, bakit siya naging pain? Kasi, pagsamahin mo yung white, red, black, equals pain. Bakit? Kasi pag pinagsama-sama mo yung mapula, ibig sabihin nun, patay. Yung kulay niya, patay. Ngayon, spiritually patayan. Kaya tingnan niyo po, ang peak niya, nasa Laodicea. Kaya nasa Laodicea. 1900. Anong gusto pakita ng Panginoon dyan? Nung binuksan ang ika-apat na tatak, which is the end time, panahon ng end time yan. Ano nangyari? Sa Revelation chapter 3, verse 12, hanggang 14, Revelation 3:14. Sabi dito sa Laodicea, alam natin yung church of Laodicea. Laodicea means people's right. Yung tao, may wala siyang tawag doon, demokrasya. Wala, kung hindi mo siya pwede pakinaman, kung gusto niya, bahala siya. Freedom.
Ibang klaseng freedom to, yung freedom na lukewarm. Sabi ng Panginoon, isusuka niya. Bakit? Kasi lukewarm. Ngayon, yung fourth seal, siya ay dead in hell. Yung pangalan na nakasakay sa kanya ay dead at sumusunod sa kanya yung kamatayan. Pag mayroon kang kamatayan, spiritually, ay may impyerno ka. So, hindi lang siya, sabi ko po, yung death na to, literal at spiritual. Sa panahon din nito, mayroon din kamatayan na physical. Panahon ng Laodicea, maraming ang pinatay eh. Kung tingnan nyo sa Africa, maraming pinapatay ng mga Kristiyano. Pero ang pinakamalala, yung sistema ng panahon na yan, anong tawag doon? Yung age. Alam natin, yung type ng seven church ages, doon sa age, yung panahon na kapanahonan. Iba yung local church doon sa kapanahonan. Itinatype ng local church yung kapanahonan. Nakakalimutan ko yung iba. So, yung kapanahonan ng Laodicea up to the Revelation, lukewarm yung tao. Sabi ng Panginoon doon sa Revelation chapter 3, sabi niya sa verse 17 o 16, "So then, because thou art lukewarm," yung tao lukewarm, yung panahon natin lukewarm yung tao. So yan ay kamatayan. Kamatayan spiritual yan. Ngayon, "And power was given unto them over the fourth part." Pasinig yung fourth part. Doon sa trumpet, one third, third part. Ito, iba, oh. One, paano ba yung one-fourth ba yan? One-fourth yan, ano? Fourth part of the earth. Ibig sabihin na hindi tapat yan. Ibig sabihin, mas malala ito. Pansinin niyo yung kanyang spirit. Mayroon siyang kapangyarihan doon sa ika-apat na bahagi ng earth to kill with sword. Ano yung sword? Yun yung red horse. Parang kinukopya ko lang yung base na nag-fuse doon sa Revelation 10. Dala-dala niya rin yun. Dala-dala ng pale horse yung red, yung white, yung red, yung black. Bakit? Kamatayan, may own kill with sword and with hunger. Pansin niyo yung black horse. Yung black horse is hunger to the word of God. Wrong doctrine. Ano pa? Yung dark ages, yung hunger yan eh. Ito po yun eh. Yung dead. Pansin niyo may dead na malaki doon. May maliit na dead dito. And with peace, the earth. Ibig sabihin, gusto kong sabihin, sa huling panahon na ito, mas palala. Yung lalak ng panahon dito sa church ages, unang selyo, pangalawang selyo, katlong selyo, mas malala dito. Kaya sabi ni Pastor, agree ako, the fourth seal is the consummation of all things. Kasi sa huling panahon, yung tao mas malala. Kung may patayan dito, literally, by sword, meron din dito sa fourth seal. Hindi lang literally, spiritually pa. Paano? Nicolaitanism. Sa panahon natin ngayon, maraming nagsasabing churches, they are the one, the only one. Two church. Kami yan. Showdown tayo. Alam ko, may showdown. Showdown tayo. Papatunayan ko sa'yo, kami ang tunay. O, sinasabi ko, showdown tayo. Ako naman, kasi pagaling. Na kami naman, nasagot. Ngayon,
Yung Nicolaita Nisen, mga kapatid, ito yung death. Ito yung hell. Yung lukewarm spirit, the Nicolaitan spirit, na, na sinasabi ng Panginoon, dapat hindi ka malahimik ha, hindi ka rin neither cold nor hot. Gusto ko, ano sabi ng Panginoon, kailangan silos ka. Kailangan may gana ka sa salita ng Diyos. Kailangan berean ka. Pag hindi ka berean, mga kapatid. Sumusunod sa iyo yung pain horse. Ano yun? Kamatayan yun. Kamatayan espiritual. Ilang espiritual? Mamamatay ka rin. May kinabi. Two minutes pa lang. Okay. So gusto kong sabihin, sa fourth sin, nandito yung apat na yung tatlong kabayo. Dala-dala niya. Paano? Yung sinabi ko na kanina, to kill, with sword, yung hunger, then yung death. Kinuha niya hanggang sa dulo. Alam ko na, hindi ko naman, ayaw ko na dalhin doon sa detalye na ito kasi gusto ko lang sabihin yung pain horse. Bad consummation siya. Ibig sabihin, sa ika-apat na selyo, dapat wala na yung ano dyan eh. Dapat ma-rapture yung bride. Kasi yung the fifth seal, souls under the altar na. Punta na sa tribulation yun. So yung pick niya dito, sa Laodicea, hanggang tribulation, yun po yung fourth seal. Yun yung pain horse. So ngayon tayo, pag hindi tayo berean sa, in the sense, sa lahat ng aspeto, at sasabihin natin, kami lang yung tunay. Kami yung nakasulat doon sa Biblia, church. As you are closing the mind dun sa mga member mo, ina-close mo yung ibang tao, huwag ka makikinig sa iba. Saan ka na? At hindi ka berean. So, yun yung gusto ko sabihin. Failures po. Lukewarm church siya. Hanggang sa tribulation niya. Yung worldview, walang gana sa Diyos. Hindi siya berean, hindi papatunayan ng lahat ng bagay. So yun yung death and hell na sinasabi ko sa fourth seal. Yun lang yun sa akin.